Ang bidyong ito ay para sa ikalimang linggo sa ikalawang markahan ng pag-aaral natin ng economics. Dito ay tatalakayin natin ang interaction ng demand at supply. Matatandaan na sa nakaraang aral ay tinalakay natin na mayroong batas ang demand at batas ang supply. Sa batas ng demand, meron itong inverse o magkasalungat na ugnayan, kung saan kapag mataas ang presyo, ay mababa ang demand, at kung mababa ang presyo, ay mataas naman ang demand. Sa batas naman ng supply, ay merong direkta o positibong ugnayan, kung saan kapag mataas ang presyo, ay mataas din ang supply, ngunit kung mababa ang presyo, ay mababa rin ang supply. Ngayon naman ay tatalakay natin ang konsepto ng equilibrio. Ano ba ang equilibrio? Ito ay nagaganap kapag nakatatamo ng kasiyahan ang parehong mamimili at producer o nagbebenta. Anong ibig sabihin ito? Nagkakaroon ng equilibrio kapag ang dami ng handa at kayang bilhin produkto o serbisyo ng mga consumer o ang ating quantity demanded at ang handa at kayang ipagbilhin produkto at serbisyo ng mga producer o ang ating quantity supply ay pareho ayon sa presyong kanilang pinagkasunduan. Upang masigit natin maunawaan ang konsepto ng equilibrio, tingnan natin ang market schedule na ito para sa market schedule, makikita ang pinagsamang demand at supply schedule. Pagpalagay natin na si Maria ang ating supplier at si Mario ang ating consumer. Kapag ang presyo ay 5, 10 lamang ang handa at kayang bilhin na purchase ni Mario, ngunit 50 ang handang ipagbili ni Maria. Kapag 4 ang presyo, 20 lang ang kayang bilhin ni Mario, ngunit 40 ang kayang i-supply ni Maria. Kapag ang presyo ay 2, 40 ang handa at kayang bilhin ni Mario, ngunit 20 lamang ang handa at kayang ipagbili ni Maria. Kapag 1 ang presyo, 50 ang handa at kayang bilhin ni Mario, ngunit 10 lang ang handa at kayang ipagbili ni Maria. Kapag ang presyo ay 0, 60 ang handa at kayang bilhin ni Mario, ngunit wala nang kayang i-supply pa si Maria. Anong ibig sabihin nito? Sa presyong 0, 1, 2, 4 at 5, hindi nagkakasundo ang parehong consumer at producer. Ngunit sa presyong 3, kung makikita natin sa schedule, ay nagkakasundo si Maria at si Mario na 30 ang parehong bibilhin at isusupply sa presyong 3 piso. Ito ang tinatawag natin na equilibrio. Ilalapat natin sa isang curve ang market schedule para sa cookies. So, meron tayo X and Y axis. Sa X axis, doon natin ilalagay ang dami ng cookies, yung quantity. So, lalagyan natin siya ng value. So, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay? Tapos, sa Y axis, doon naman ilalagay ang presyo. Okay? So, lalagyan natin ang value 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? So, ang una nating ipa-plot ay ang demand curve. Okay? So, ayan. Kapag ang presyo ay 0, 60 daw ang quantity demanded. So, dito natin ilalagay ang ating bullet. Okay? Then, kapag 50 or kapag 1, ang presyo ay sa 50 natin, ilalagay ang dami. Then, pag 2 ay 40, kapag 3 ay 30, at kapag 4 ay 20. And yung last, kapag 5 ang presyo ay 10 ang dami ng 50. So, ito ang ating demand curve. Okay, punta naman tayo dito sa supply curve. So, kapag 0, ang presyo ay 0 din ang supply. So, dito siya ilalagay.
Then, kapag 1 ang presyo ay 10 ang supply, kapag 2 ay 20, kapag 3 ay 30, kapag 4 ay 40, at kapag 5 naman ay 50. Okay? So, ito ang ating supply curve. Okay? So, kung makikita nyo, itong nasa gitna kung saan nag-meet ang parehong demand at supply, ito ang tinatawag natin na equilibrio. Okay? So, ibig sabihin, nagkasundo ang parehong supplier at consumer na sa presyong 3 ay 30 ang isusupply at 30 din ang bibili. Okay? So, yung 3 ay ang ating tinatawag na equilibriyong presyo. At 30 ang tinatawag natin na equilibriyong dami ng produkto o ng cookies. So, tandaan, ito ang ating equilibriyo. Kung saan meron tayong tinatawag na equilibriyong presyo, tawag sa pinagkasundo ang presyo ng consumer at producer. So, 3 ang ating equilibriyong presyo. At equilibriyong dami naman ang tawag sa napagkasundo ang bilang ng mga produkto at serbisyo. So, for this schedule, ang equilibriyong dami natin ay 3. Ito naman ay kumpitin natin ang demand at supply function. Tingnan natin kung pareho pa din ang sagot. Okay? So, ang formula natin sa pagkuha ng demand function ay QD is equals to A minus B times T. Sa supply function naman ay QS is equals to C plus B times T. Okay? So, isa-substitute lang natin yung kanilang value. Okay? So, sa demand function, okay, sa presyong 3, substitute lang natin. Okay, so QD is equals to 60 minus 10 times P. Okay, so yung P papalitan lang natin sa ng 3 dahil yun ang equilibriyong presyo natin. So 60 minus 30 equals to 50. Okay, so QS naman, papalitan lang din natin yung P ng 3. So 0 plus 10 times 3, so 10 times 3 is equals to 30, 0 plus 30 is equals to 30, okay? So, same pa din. Paano kapag nawawala ang mga values ng QD, P, at QS sa ating market schedule, okay? So, kukumpitin lang natin siya gamit ang formula ng demand at supply function. So, sa market schedule na ito, ang gagamitin natin formula sa demand ay QD is equals to 150 minus P, at sa supply ay QS is equals to minus or negative 60 plus 2P. So, kukumpitin lang natin pareho ang demand at supply para makompleto natin ang market schedule. Tignanayin natin ang demand. So, pupunuin natin itong demand schedule. So, nawawala ang QB at P. Gagamitin natin formula ang QB is equals to 150 minus P. Okay? Subukan natin sa number 1. So, sa number 1, nawawala ang value ng QB, ngunit given ang value ng P, which is 55. So, QD is equals to 150 minus P. So, substitute lang natin yung P, which is 55 galing sa ating schedule. So, 150 minus 55 equals 95. So, kapag ang presyo ay 55, ang ating QD ay 95. Okay? Next, number 2 naman, kukumpitin natin ang nawawalang QD kapag ang P ay 100. So, substitute lang natin yung P sa 100. 150 minus 100 equals 50. So, kapag 100 ang P, ang ating QD ay 50. Okay? Number 3, nawawala naman ang P, given ang QD. So, ang gagawin lang natin ay, sasubstitute natin yung value ng QD, which is 80. So, 80 is equals to 150 minus P,
Tapos transpose, lipat natin yung P. So, magiging positive P. And then yung AP, magiging minus AP. 150 minus AP equals 70. Okay? So, kapag ang QD ay 80, ang P natin ay 70. Next, number 4. Kapag ang QD ay 65, ano ang P? So, same process. Substitute yung QD. So, magiging 65 equals 150 minus P. Then, transpose. P is equal to 150 minus 65. So, ang P natin ay 85. Okay? Kapag ang presyo ay nawawala at ang QD na 65 ay even. So, kumpleto na ang ating demand schedule. So, ngayon naman ay complete natin ang supply schedule. So, dahil na-compute na natin ang nawawalang values ng P, so magaling na siyang compute. So, substitute na lang natin yung P sa ating formula. So, number 5, kapag ang presyo ay 40, substitute natin, ang formula ay QS equals to minus or negative 60 plus 2P. So, substitute natin yung P sa 40. So, 2 times 40, 2 times 40 ay 80. So, negative 60 plus positive 80 ay magiging 20. Okay? So, ang P natin ay 40 at ang QS ay 20. Next, number 6, substitute natin 55. So, 2 times 55 equals 110. 110 plus negative 60. Kapag negative ay magiging subtraction. So, magiging minus. Kaya ang sagot ay positive 50. So, kapag ang P ay 55, ang P ay 50. Then, number 7, given na, na-complete na natin kanina yung P na 70. So, siya ang substitute natin. 2 times 70 is equals to 140. 140 plus negative 60. So, magiging minus ulit. So, ang sagot ay 80. Okay? And then, last, kapag 100 ang P, so 2 times 100 equals 200 plus negative 60. So, magiging minus ulit. Then, ang sagot ay 140. So, meron na tayong kompletong market schedule kung saan kinumpute natin ang mga nawawalang values ng QD, P, at QS. So, tandaan na ang gagamitin lang na formula ay sa pag-compute ng separate na demand function at supply function. Okay? Paalala, hindi palaging nagkakasundo ang producer at consumer. So, ito yung tinatawag natin na disequilibrio. Okay? So, ito ay anumang sitwasyon o kalagayan na hindi pareho ang quantity demanded at quantity supplied sa isang presyo. So, meron tayong dalawang konsepto ng disequilibrio. Ito yung shortage at surplus. Balikan natin yung ginawa nating demand at supply function para sa ating market schedule ng cookies. So, makikita niyo dyan yung presyo ng cookies at kung ilan ang dami. Okay? So, itong curve na ito, yung kulay black, ay para sa demand. At yung kulay pula naman ay para sa supply. Okay? So, ang 3 ang ating equilibriyong presyo at 30 ang equilibriyong dami. So, paano tayo magkakaroon ng shortage? So, ang shortage ay kung saan mas mataas ang quantity demanded kaysa sa quantity supply. So, kung makikita niyo dyan sa curve, ito ang ating shortage, yung nasa ibaba ng equilibrio. Okay? So, di ba, mas madami ang demand, itong kulay black, kumpara sa supply. Okay? So, nagkakaroon ng kakulangan or shortage sa supply o dami ng produkto. Shortage ang tawag natin doon. Bilang banda naman, kapag mas mataas ang quantity supplied kaysa sa quantity demanded, ito ay tinatawag naman natin na surplus. Diba? Tingnan nyo sa curve. Mas madami ang supply kaysa sa
diba? So, ayan ang tinatawag natin na surplus or kalabitan. Magkakaroon ng sobra o surplus ng supply ng produkto sa pamilya. Kasi mas madami ang kayang ibenta kumpara sa kayang bigin ng mga mamili. Meron tayong dalawang konsepto ng disequilibrio. So, meron tayong shortage at surplus. Magkakaroon ng surplus kapag mas marami ang kayang isupply kaysa sa handa at kayang bilhin ng mga mamimili. Magkakaroon naman ng shortage kapag mas marami ang handa at kayang bilhin ng mga mamimili kumpara sa kayang ibenta na produkto at servisyo ng mga supplier or producer. Yung ginamit nating market schedule, so pag sa schedule naman natin titignan, so sa presyong 3, 30 ang quantity supplied at quantity demanded. Pantay ang quantity supplied at quantity demanded. So, ito yung tinatawag natin na equilibrio. Sa presyong mas mataas sa 3 piso, mas maliit ang quantity demanded kaysa sa quantity supplied. So, ito yung surplus. Okay? Sa presyong mas mababa sa 3 piso, mas malaki ang quantity demanded kaysa sa quantity supplied. So, ito naman ang tinatawag natin na shortage. Tingnan natin kung naiintindihan ba ang konsepto ng surplus, shortage, at equilibrio. So, magkakaroon ng mga pahayag, tukuyin kung ang isinasaad sa sitwasyon ay surplus, shortage, or equilibrio. Okay? Una, kailangan ni JJ ng isang dosenang rosas para sa kaarawan ng kanyang ina, ngunit 9 na rosas lamang ang natitira sa flower shop. Ito ba ay surplus, shortage, o equilibrio? Ang tamang sagot ay shortage. Bakit shortage? Dahil 12 ang handa at kayang bilhin ni JJ, ngunit 9 lamang ang handa at kayang ipagbili sa kanya sa flower shop. So, nagkaroon ng kakulangan ng produkto. Number 2, nagkasundo ang producer at consumer sa halagang 50 at sa dami na 30. Ito ba ay surplus, shortage, o equilibrio? Ang tamang sagot ay equilibrio. Kaya nagkasundo ang producer at consumer. Ang equilibrium presyo ay 50 at ang equilibrium dami ay 30. Number 3, yung 100 sako ng palay si Isko, ngunit 17 sako lamang ang handang bilhin ng bumibili nito. Ito ba ay shortage, surplus, o equilibrium? Tamang sagot ay surplus o kalabisan. So, 100 ang handang ipagbili, ngunit 70 lamang ang demand. Okay? So, may sobrang 30 sako ng palay. Kaya, surplus ang sagot. Number 4, napalit lamang ang mga nilutong ulam ni Aling Ani dahil sa suspension ng klase kaninang umaga. Ang pangyayari ito ba ay surplus, shortage, o equilibrio? Ang tamang sagot ay surplus or magkakaroon ng kalabisan. Dahil nga hindi naman naibenta ang mga produkto ni Aling Ami. Ang
Ngunit, may limampung lapis ang kailangan ng mga mag-aaral sa paaral ng elementarya ng San Roque, ngunit 30 lamang ang natitirang supply ng Rose School Supply. Ito ba ay surplus, shortage, o equilibrio? Ang tamang sagot ay shortage or kakulangan. Nagkulang ng 20 lapis ang Rose School Supply dahil 50 ang kinakailangan ng mga mag-aaral.